Welcome to DMAC Box. Mahilig ka ba magtingin ng mga bagong labas na cellphone? Kung oo, malamang may nakita ka na o may nag-offer na sa'yo ng cellphone na may tinatawag na 4K Ultra High Definition Resolution. Pero kung nagsisimula ka pa lamang na vlogger na katulad ko, kailangan mo ba ng mataas na resolution na 4K para mas maging maganda ang videos mo kumpara sa 1080p resolution? Ano nga ba ang magandang resolution ng cellphone para maging maganda at malinaw ang maia-upload nating mga video? Ipapaliwanag ko ang lahat ng yan after this. Welcome to DMAC Box channel. Kung gusto mo ng mga videos na may mga practical tips, easy to follow tutorials at iba't iba pang mga videos na makakatulong sa iyong kumita online, pindutin mo lang ang like, subscribe at notification bell para lagi kang updated sa videos na i-upload ko. Kailangan ba natin ng 4K Ultra High Definition Resolution sa pag-shoot ng ating mga videos? Mas maganda ba na ito ang gamitin natin kaysa sa 1080p resolution ng ginagamit na ng karamihan? Sa unang tanong, ang sagot ay hindi. Hindi pa natin kailangan ng 4K high resolution sa ating pag-shoot ng video. Napansin nyo ba ang pa? Hindi pa. Bakit hindi pa? I-explain ko ang mga bagay na yan maya-maya lang. Sa pangalawang tanong, ang sagot ko naman ay oo. Oo, mas maganda ang 4K resolution kaysa sa 1080p resolution. Para mas maintindihan natin ang sagot ko sa unang tanong, sasagutin ko muna ang pangalawang tanong. 4K Ultra High Definition and 1080p resolution. Yan ang dalawang high resolution na pwede nating pagpilian at gamitin sa panahon na yun. Ano yun ang best na gamitin natin? Ano ba ang pagkakaiba ng 4K sa 1080p resolution? Ganito ba ang size resolution? Grabehan, di ba? Twice ang laki ng 4K Ultra sa 1080p. Ganon kalinaw ang resolution niyan. Para mapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng 4K sa 1080p resolution, ginamit ko ang aking Samsung A54 5G to shoot both 1080p, Full HD and 4K Ultra High Definition. Kapag nag-zoom in ka sa 480 Full HD, ganito ang itsura. Ito naman po ang 4K Ultra HD resolution. Eh, ang ganda naman pala gamitin ang 4K resolution eh. Pero bakit 1080p lang ang kailangan natin? At di ang 4K Ultra HD? Ang sagot, hindi naman malalaman ng karamihan sa viewers mo kung 4K Ultra or 1080p ang ginamit mo sa pag-shoot ng video mo. Sa kadahilanan, karamihan sa ginagamit ng mga tao para manood ng YouTube videos ay wala pang kakayahang makapanood ng 4K Ultra High Definition. Tama ang narinig mo. Wala pang kakayahan. In other words, not yet 4K ready. At karamihan sa mga nanonood ay cellphone ang gamit. Alam nyo ba, ganito ang mga ginagamit ng mga tao sa panonood ng mga videos. Around 55% ng tao sa cellphone nanonood. 35% naman sa laptop, 5% sa tablet, 4% sa TV, and 1% lang ang nanonood sa game console. Ang dosyente ng mga nanonood ay sa cellphone nanonood. Kaya kung ang cellphone na gamit mo ay 1080p, ang resolution sa pag-shoot ng videos, goods na yan. Isa pa sa advantage ng 1080p Full HD over 4K Ultra HD is the file size. Malaki ang file size ng isang 4K Ultra HD video. Ngayon, maaaring ang sunod na tanong mo, ano ang magandang pixel ng cellphone camera para makapag-shoot ng maganda at malinaw na video? Mas okay ba kung mas mataas ang megapixel ng aking cellphone camera? Ang sagot ay oo at hindi. Oo, medyo nakakatulong ito sa ganda ng videos na gagawin mo, pero hindi ganun kalaki ang naitutulong ito. Alam nyo ba na ang malaking naitutulong sa ganda ng videos ng videos ay ang tinatawag ng camera sensors? Pag mas malaki ang camera sensors, mas malaki ang liwanag na na-absorb niya. Gaano nga ba kalaki ang sensors ng camera ng typical na cellphone? Napakaliit lamang ng camera sensors na mga nasa cellphones or smartphones kumpara sa mga cameras na ginagamit sa mga high-precision video shoots and photo shoots. Kaya kahit gaano kalaki ang megapixels ng cellphone mo, hindi nito mapapantay ng ganda at linaw ng may mga malalaking camera sensors. Ang cellphone sa may parehong megapixel pero magkaibang camera sensor ay may pagkakaiba sa kalidad ng pictures or videos.
Ano ngayon ang kailangan para maging maganda ang videos na isushoot natin sa ating mga cellphones? Ang sagot ay liwanag o ilong. Ang proper lighting ay nakatutulong sa pag-absorb ng light ng maliit na camera sensors ng ating cellphones. Sa pamamagitan ng tamang liwanag, napapaganda natin ang ating mga videos. Kaya napaka-importante ng liwanag sa ating pag-shoot ng videos. Mapapansin natin na kahit ang mga professional na gumagamit ng mataas na kalidad ng camera ay gumagamit ng mga ilaw para matulungan mapaganda ang mga video shoots. Kaya kung ang gamit mo para mag-shoot ng videos mo for YouTube ay may 16 megapixel lang na rear camera, goods na goods na yan. Goods na goods na yan para makagawa ka ng malinaw na videos as long as gumagamit ka ng tamang liwanag para matulungan ang camera capture ng cellphone mo. Kaya kung bago ka palang na YouTuber katulad ko, di mo pa kailangan ng mga mamahaling gadgets or equipments para gumawa ng magagandang videos. Sa simpleng cellphone mo, maaari ka nang gumawa ng magagandang videos. I hope na nakatulong po ako sa inyo sa pamamagitan ng video na ito. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. Dima po at your service. Ingat po and God bless.